TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hindi kita tinatapon, Colleen. Binibigyan kita ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Ito na ang pagkakataon mo para mahanap mo na ang true love mo. Colleen, maniwala ka sa akin. Hindi ako ang true love mo. Hindi tayo magiging masaya sa huli kapag nagpatuloy pa tayo. Kaya ngayon pa lang, itigil na natin to. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello, me! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapitin nyo na po, Mari, ba mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may kay Christine Dara. Mula naman po sa Yes FM Manila, ang DJ po na may tea, Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede ba solusyon? Isa ko pang dramahan. Isa ko pang yamutan. Pagkalauna na. Drama na! Hayahay! December 1st, kapwa! Corrected by December 1st, 24 days before Christmas. Ang bilis! Tama, nako. At nakakatuwa yung mga kapwa natin na nakapamili na ng kanilang Pamasko. At sa mga hindi po nakapamili ng mga damit-damit ng mga anak nyo, okay lang po yun. Di naman ho contest na pagandahan, pabaguhan, di ba? Hindi naman paunahan ito. Tama. Ang mahalaga sa darating na Kapaskuhan, meron kang regalo. Sa amin! Sa amin! Charot lang, charot lang. Pero alam mo, totoo lang, nakakamiss, no? Nung, kapag nung mga bata pa tayo, ang dami-dami nating natatanggap na regalo. Yes. Minsan hindi mo pa mabilang kung ilan na yung regalo na natatanggap mo. Pero bakit ngayon matanda na tayo, wala man lang tayo natatanggap ni isa? Nung bata ka, nagbabahay-bahay ka. Ha? Huh? Yung pagpasko, di ba? Ang sarap na tapos may dala kayong bag puno ng barya yung bag mo. Correct! At saka mamataan niya, tuwing Pasko, kunyari pagsapit ng alas 12, meron talaga kaming gift-giving sa yung magaganap ng hindi mga anak-anak, kunyari, to Christine Dara from Tita Jurva, mga ganun. Ngayon, parang kami nagbibigay, tapos mag-aabang kami, nakanganga kami, natapos na yung bigay ng regalo, naubos wala na mga ka, regalo, wala pa rin. Yung pangalan mo. Bakit ganun? Pero kapag ano talaga, umedad ka na, kapag grabe. Ganito, hindi, I mean, yung mga, yung Pasko talaga, para sa mga highlight para sa mga bata. Totoo. Tayo matatanda, okay lang naman na tayo po ay magbibigay. Huwag po kayo magtatampo pag hindi kayo nabigyan na ng ninong nyo at ubod nyo na ng tatanda. Hindi ba pwede para sa mga isip bata katulad natin? Ay, pwede. Pwede buti rin. Na lang mamataan nyo may Team Kristan na nagre-regalo sa atin. Tama. Oy, speaking of Team Kristan. Oy, salamat kahapon sa napakasayang bonding po with Team Kristan. Corrected by. Kung gusto maging member, syempre hindi namin alam paano maging member niyan. Ano to, fans club kami nagtayo? Ano kami, hayok sa fans? Kaloka. Hindi kami nagtayo niyan. Kung gusto niyo po malaman. Wow. O, diba? Wow, may, sikat kami. Hindi kami magtatayo, no? Sila lang. Parang gano'n. O, diba? Parang, paano po sumali? Gusto ko sumali. Uh-oh. Eto, meron kaming pinost na video ni Tanya Chinita sa Facebook po. Hmm. May mga nag-comment doon na mga membro o admin ng Team Kristan. Sila po ang kontakin niyo kung paano. Kasi kami po, wala kaming alam. Yes. Ang gusto lang namin, sinasurpresa kami. Hindi, alamin namin din po kung paano para sa ganun may nagtatanong, di kami mahihiya na wala kami maisagot. Basta i-like nyo lang daw or mag-join ka lang sa group, i-search mo Team Kristan. Yung Kristan, K-R-I-S, yun yung unang pangalan ko, yung Tan, kay Tanya Chinita, T-A-N. Mm-hmm. O, di ba? Maraming salamat siya. Napakabongga ng bonding natin kahapon. Mm-hmm. Pero salamat. Eto, may mas bubongga pa kaya sa quote natin for ay, today. Ay, nakuhugot na hugot. Talaga lang eh. Sa mga oras na ito mamataan niya, ilan na yung shares ng ano o ng quote grabe, natin. Kasi hugot na hugot. Kasi nakaka-relate sila. Marami talagang ganito. Sa matinding pagkakabao na hugot pa nila sa lagay na yon. Ang pinakamasakit na goodbye ay yung hindi pa naririnig ng tenga mo pero nararamdaman na ng puso mo. Oh.
Napakasakit. Tekatekatek, koyang ene. Ang sakit nandong. Mas masakit mamata niya kapag narinig mo, no? Oo. Pero mas okay naman. Ako para sa akin. Sa akin, sabihin mo na lang maaga. Oo. Kung ayaw mo, hindi magtatago ka. I-unfriend mo ko sa FB. Iba-block mo ko. Tapos makikita ko may iba ka na. Sabihin mo na agad sa akin para hindi na ako maata. Yung tipong isi-sinzone mo ko. Ang sakit nun. tapos sabi ko nga kanina, pag tinanong mo ko anong problema, sasabihin wala. Wala. Oo. Pero wag ka sa likod ng wala na yun. Ang dami-dami. May iba na pala. Ang dami-daming rason. Ang dami-daming dahilan. Ay, talaga nga naman. Ito kami na rin may hugot. Kaya nakuhugot na rin po kayo. I-DM nyo na po ang inyong mga reaksyon. Hanapin nyo lang sa Facebook, Yes FM Manila or Love Radio Manila. Tapos hanapin mo yung message. I-chat mo kami ni Christine. Hanapin microphone sa chat. At makakapag-record na ka na. I-hold mo lamang yun. Corrected by. Pwede ka rin mag-comment sa comment box ng Facebook kung saan kami nag-post ng quote mismo. Or mag-text ka sa amin kung wala kang internet connection ngayon. Number po ni Christine Dera, 0917-841-3951. Yes. Number po ni Tanya Chinita, 0915-287-8000. O sabi dito ni Alma Kagati na pigkit sa Facebook, ang masakit sa goodbye ay yung mahal mo pa siya from Qatar. Tama, pwede. Mahal pa kita pero goodbye, to you. Ganun. Gandang araw, Tanya Chinita. Masakit yan, Miss Tanya. Yung tipong maski gusto nang magpaalam, tinatago-tago pa. Nakakaloka talaga, alam mo yun. It hurts to the highest level. Hehe. Sarap sa pakin. Thank you and Merry Christmas po rin ng Makati. Sabi naman dito ni Bong Almine sa Facebook, kapag pumasok ka sa pag-ibig, handa ka ng masaktan at iwanan. Pakigreet ako sa lahat ng workmate ko sa Ravago, Caloocan, Rads po ng Las Piñas. Grabe naman! Para sinabi mo na wag na lang umibig para hindi ka masaktan at iwanan. Mater ka? Ano yun? Kinukondisyon mo agad yung sarili mo, papasok ka sa isang relasyon, masasaktan ako, iiwan ako, advance ka eh. Beast mode ka? Ako? Hindi naman. Nakaka-BS lang. Sabi ni Rachel Ann Gamoso, pwede po bang wag banggitin ang name ko? Eh, sinabi ko! Rachel Ann Gamoso! True! May mga ganyang klaseng tao talaga. Pagkatapos kang pasahin ng mga pangako, bigla na lang siya mawawala na parang bula. Mm. Kaya ngayon, naiwang ka nga, hindi mo alam kung may aantayin ka pa ba o wala na talaga. Talaga nga. Ang dami talagang paasa. Ano ba yan? Wala naman kasing aasa kung wala magpapaasa. Pakinggan na lang natin itong VM ni Dara May Vergera Paloma. Go! Magandang araw po. That's all. Thank you. Very meaningful. OMG, I'm gonna save this VM and make it a plug. Yes, you should save that and treasure that. Yes. Because that's a very, very rare comment. Yes, comment. It's an aha moment. Yeah. It's a life-changing comment. You know? OMG, I can't get over it. Oh my gulay. Kabayong bundat. Ang labo. Sabi dito, good afternoon po. Sabi nga sa accounting, do not assume unless otherwise stated. Yan mahirap sa atin eh. Huwag mag-assume hanggang hindi sinasabi. Paul here, I wonder if gaano ka kaganda, Christine Dera. Ayan tayo eh. Ano, pwede namang i-like yung Facebook page namin. Nang makita, kayo nang humusga na maganda talaga, diba? Kung hindi, edi wow. Tama. Parang one time lang may nag-PM sa akin mamata niya. Maganda sabi ba? Niya, nag-private message siya dun sa page ko. Sabi niya, lalaki siya. Mama Christine Dera, nasasaktan ako kasi sabi nung isa kong friend na si, kunyari, Cheryl Cruz, kunyari lang. Sabi niya, nakita ka na daw niya sa personal, ang pangit-pangit mo daw, very ugly ka, pero nasaktan ako kasi fan na fan mo ko, mga ganun. So, ano pinaglalaban niya? Oo. Eh ano kung pangit? Bakit ako ba yon? Hindi, pero kung naku-curious kayo sa kagandahan namin ni Tanya, ay nako. I-search nyo lamang po sa Facebook at i-like nyo na rin yung Facebook namin. Wala pang 360 makinis na kami. Ayan tayo eh. Oh, hindi naman oh. Grabe. Oo. Butas nga yung Porsche ko eh. Siyempre, Porsche. Ayan tayo. Hindi, search nyo lang. Tanya Chinita, yung Christine Dera, letter K po, hindi letter C. Yung maraming likes, yun po yung mga Facebook po namin. Mm-hmm. Makinig naman tayo ng voice message mula kay Joy Romerosa. Joy to the world, the Lord. Ano? Mahirap talaga pag andyan ka na sa sitwasyon, naramdam mo na parang hindi ka na mahalaga sa taong mahal mo. Pag ganyan yung relasyon na meron ka, mas mabuti siguro kung kausapin mo siya ng maayos.
Pag-usapan niyo kung anong problema at siyempre tatanungin mo dapat siya kung mahal ka pa niya. Ayun o. Mahirap kasi kung ikaw lang nagmamahal. Oo. Pero kung wala na talagang chance para sa inyong dalawa, kung ayaw niya na talaga, ngayon pa lang turuan mo ang sarili mo na mag-move on. Oh, di ba? Mahusay. Tama, ang galing. Maraming salamat, Joy Romerosa. Mahusay, mahusay. Kaya lang minsan, alam na natin gagawin, pero ang hirap, lalo na kapag na, may nakita ka ng iba, may naipalit ka na agad, di ba? Ah, yan tayo. Sabi dito sa text, tama mama Tanya, yun bang kahit hindi niya pa sinasabi sa'yo, nasasaktan ka na agad ng sobra. Ready na nga pala ako sa TLC, mama Tanya. Mama, sabi, teka lang, speaking of text, mama Christine, ang bilis naman po ng number ni mama Tanya, mama Christine, ang bilis naman po ni mama Tanya sabihin ang number niya. Pwede po pakiulit, lira po ito. 0915-2878-000. Ayan, mabagal na yan, ha? Pag-greet po kami si Ming Mendoza ng Antipolo Rizal, Francis Porgs po ng Quezon City. Hello! Si John Bonifacio may VM. Uy, Bonifacio! Hi, mama Tanya. Magandang tanghali, John. John? Binabati ko nga pala ang girlfriend pa si Angela. Bumati Nico, na? Dito pa. Vescovina, California. Maraming salamat. More power. Vescovina. God bless. Vescovina. Bye-bye. Okay lang po yung bate, basta taga California, may chocolate. Okay lang pala, nagbago na isip ko. Grabe ka sa kanya. You're so unfair. Sabi dito, Love Radio at YesFM, sa pag-ibig, dapat maging matapang tayo para harapin ang saya at lungkot. Hi, Tanya, Chinita, andito ako na sa work, nakikinig kami sa inyo. Pabati na lang Bev and Alvin po. Ayan. Eto naman, pakinggan naman natin si Gemily Renomeron. Gemily. Hello, Miss Games, Tanya. Tama po, mas maganda po marinig mo ang salitang goodbye para malaman mo ang reason kung bakit siya nag-goodbye. Kasi pinakita sa'yo na di mo naman alam ang dahilan kung bakit siya nag-goodbye. Pakibati po kay Kati dyan sa Lagro. Oy, ulam ko mamaya, dito man ako. Meron pa siya isang voice message. Hi, Miss K. Sana po makita po kita sa birthday ko po in person. Kasi po, idol na idol po kita. Tsaka, pwede po pa arbor po. Ay, may arbor rin. Arbor? Buti na lang puto. Oh. hindi pwedeng makita. Hindi kayo pwede makita. O hindi. Pwede ka naman. Pwede naman tayo magkita sa birthday mo. Dalhan mo kami ng lechon, paksiyo. May arbor rin pa naman siya. Diba? Pero huwag mo kong arboran kasi wala kang ma-arbor sa akin. Mga ugali natin. Ayun tayo. Pagkatapos sila, may pasalubong tayo, hindi man lang ma-arbora na kahit ng ano. Ayun tayo eh. Pero hindi, pwede pong bumisita. Pwede po. Wala pong entrance fee. Sa mga gusto makakita sa amin, para gawin mo kaming museum, okay lang po kasi maganda naman talaga kami. Pero, eto yung museum na walang entrance fee, ha? Yan. At pwede mong hawak-hawakan. Ay, pisil-pisilin. Kurut-kurutin. Ay, lapirutin. John Valderrama. Alam mo, Mama Tanya at Christine, walang lalaking paasa sa babaeng asyumera. Boom! Hello po sa mga taga Puerto Princesa at sa lahat ng mga taga Palawan. Thank you! Nag-joke siya. Hoy, tumawa ka nga. Ayan, tumawa na si Kuko. Pero ito na, magdramahan na tayo, Mama. Alam mo ba, bibita. Bibita. Oh. Si Roma. Roma Rica Hera ng YesFM Manila, ang bibida. Bibida naman po bilang Maddie. Maria Moreno po ng YesFM Manila. Lenny Shaiti sa I Love Radio Manila. Colleen! Ay, kapangalan ko to. Missy Hista po ng YesFM Manila. Ito na nga pang kwento ni Roma. Dito yan sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito! Ganda-ganda talaga ni Lenny. Sana naging kamukha ako na lang siya eh. Teka, papalapit siya sa pwesto ko. Roma? O, Lenny! Ano? Napansin ko kasi, kanina ka pa tingin sa akin. Bakit? May crush ka ba sa akin? Huy! Ano ba yung pinag-iisip mo ha? Di tayo talo ha? Weh, di nga. Eh, alam kong tomboy ka eh. Sira! Umali ka na nga sa pwesto mo! Baka mahuli ka pa ni Ma'am Celine eh. Mapagalitan ka pa ng supervisor natin. Dali! Ikaw ha? Ayaw mo ba akong makasama? Kaya pinapalis mo na ako? Ito talaga, tatampo pa eh. Concern lang ako sa'yo. Ayoko lang na mapagalitan ka eh. Eh teka, may iba tayo.
Huwag ka nga pala agad umuwi ha pagkatapos ng work natin. Mag-gimmick tayo later. Talaga? Saan naman? Ay, basta! Kasama natin yung friend ko, si Maddie. Ipapakilala kita sa kanya later ha. Basta, magkita tayo mamaya sa employee's exit. Sige, Lenny. Asan na kaya si Lenny? Sabi, dito raw kami magkikita. Ay, Roma! Sorry ha! Na-late kami ni Maddie. Hi, Roma! Roma, siya nga pala yung sinasabi kong friend ko, si Maddie. Hi, Maddie! Ang ganda mo pala. Thanks. Nice meeting you, ha? Nararamdaman kong magiging magka-vibes kayong dalawa. Roma! Roma! Oh! Maddie! Akala ko ba magpapasundo ka sa akin? Mapunta na sana ako dun sa bahay niyo. Excited kasi ako sa lakad natin. Kaya nag-decide na lang ako na pumunta dito. Nga pala, saan tayo pupunta? Chill-chill lang sa bar. Basta, it's a date. Date? Bakit? May gusto ka ba sa akin? Eh kung sabihin kong oo. May gusto nga ako sa'yo. Ano? Turn off ka ba? Hindi ah. Bakit naman ako matuturn off? Eh gusto ko nga yun eh. So it means, may gusto ka din sa'kin. Yup. Anyway, curious lang ako ha. Kailan ka pa may gusto sa'kin? Nung una kitang na-meet, bigla na lang tumibok yung puso ko sa'yo eh. Na-love at first sight ka pala sa'kin. Ngayon nalaman na natin na gusto pala natin ang isa't isa. Papayag ka bang makipagrelasyon sa akin? Oo naman. Payag ako, Roma. Basta ikaw. Roma, napapansin ko. Pareho tayong matamlay. Bakit ba? Maddie, sa isang buwan na relasyon natin, naging masaya ka ba? Roma. Ano? Naging masaya ka ba? I'm sorry. Pero hindi eh. Hindi ako naging masaya sa relasyon natin. Kung ganun, pareho pala tayo. First time ko kasing makipagrelasyon sa kapwa ko, babae. Kaya hindi ako sanay. Lalaki pa rin talaga ang gusto ko. Kahit ano talaga ang gawin natin, hindi talaga pwede yung ganitong relasyon. So, ano na ang plano mo? Gusto mo bang maghiwalay na lang tayo? Ikaw, okay lang ba sa'yo? Okay. Siguro, we're better off as friends. Naghiwalay na pala kayo ni Maddie, Roma? Ah, oo. Pero okay lang sa amin dalawa yung nangyari. Oo nga. Nasabi nga niya rin yun sa akin eh. Pero nagtataka lang ako, Roma, ha? Kung tomboy ka, bakit babaeng babae pa rin ang itsura mo? Hindi pa kasi alam ng pamilya kung totoo kong pagkatao. Eh, nahihiya naman ako magtapat. Baka kasi hindi nila ako tanggapin. Ganun ba? Well, anyway, matatapos naman ang contract mo dun sa mall where we work eh. So, saan ka mag-apply ngayon? Eh, magre-reapply uli. Si Ma'am Celine kasi ang nag-request. Marami na kasi akong alam sa trabaho. At ako lang ang pinagkakatiwalaan niya at inaasahan kapag wala siya. Eh kung ganun, eh dapat pala gawin ka ng regular employee. Oo nga eh. Sana. Oh, ano nangyayari sa'yo?
Bakit parang inis na inis ka dyan? Naiinis ako. Kanino? Kay Colleen. Bakit? Anong ginawa niyang kasalanan sa'yo? Paano ba naman kasi? Ang arte-arte ng babaeng yun? Kala mo, anak mayaman. Ang hirap utusan. Tsaka mukhang suplada. Ano ka ba, Roma? Pagpasensyahan mo na yung babaeng yun. Lakas ng loob niyang magmaganda sa department namin. Di naman siya masyadong kagandahan. Hoy, tama na yan, friend. Ha? Chill ka lang. Kalimutan mo na si Colleen. Masisira lang ang araw mo. Roma? Bakit? Kanina pa kasi tayo magkasama dito sa counter, pero hindi mo ako pinapansin. Balita ko. Galit ka sa akin. Ha? Hindi ah. Sorry ha kung naaartehan ka. Kung makikilala mo lang akong mabuti. I'm telling you, kaya kong baguhin ang impression mo sa akin. Pwede ba kita maging friend? Oo naman. Friendly naman akong tao. Hello? Roma, ako to, si Colleen. Oh, ikaw pala. Nagpalit ka ng number? Oo, na-snatch kasi yung cellphone ko kahapon. Ganun ba? Naku, sayang naman. Oh, teka, kamusta ka naman? Ayos lang. Walang magawa dito sa bahay. Ikaw? Wala, nagpa-Facebook lang ako. Wala rin akong magawa eh. Gagawin ka ba bukas? Wala naman. Day off ko kasi. Teka, bakit mo natanong? Ayain sana kitang lumabas. Alam mo na, pasyal-pasyal. Kain-kain. Don't worry, sagot ko lahat. Talaga? Ilibre mo ako? Well, kaka-regular ko lang kasi kahapon. Kaya may reason para mag-celebrate. Wow! Congrats ha! Buti ka pa, regular na. Mag-alala, mare-regular ka din. Masipag ka kaya. Ay, sana nga. Teka, oh, saan pala tayo magkikita, Colleen? Oh, Colleen, hinay-hinay lang sa pag-inom, ha? Baka mamaya, malasing ka ng sobra. Don't worry. Kontrolado ko to. Naikwento sa akin ni Lenny yung tungkol sa nabigo mong love story. Aha? Talaga nun. Talaga? Buti naman, walang nasaktan sa inyong dalawa. Pero Roma, open ka pa rin ba sa pakikipagrelasyon sa kapwa mo babae? Siyempre naman. Mas preferred ko pa rin ng mga babae kaysa sa lalaki. So, pwede bang maging tayo? Ha? I like you. Matagal na akong may gusto sa'yo. Ganun ba? Alam mo, kalimutan mo na nga lang yung sinabi ko. Paniwala eh. Ang tanong, gusto mo ba naman? Naku, hindi ah. Hindi ko siya type, hello. Mas maganda pa nga ako sa kanya ng 10 paligo. Mas mukha pa nga siyang tomboy sa akin eh. Uy, pero knowing Colleen ha, hindi tumitigil yun hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. I'm sure, ganun ang gagawin niya sa'yo. Oh, pero what if Roma? Perahan mo na lang si Colleen. Ano? Samantalahin mo na lang ang pagkagusto niya sa'yo. Perahan mo na lang. At least, nakinabang ka pa. Grabe naman yung idea mo, Lenny. Hindi ko kinaya, ha? Di ba kailangan mo ng pera? Oh, ito ang opportunity mo. Pero parang nakaka-guilty naman yata yun. Ay, naku, Roma.
pag-isipan mong mabuti ha. Kasi kahit anong gawin mong pag-iwas, eh, babagsak at babagsak ka pa rin kay Colleen. So, bakit hindi mo siya pakinabangan? Roma, wala ka na naman kay Boo dyan. Mahal mo pa talaga ako, Colleen? Oo. Ewan ko ba, pero gustong-gusto kitang makasama. Kaya nga ginagawa kong lahat para magustuhan mo lang din ako. Roma, may pag-asa bang maging tayo? Oo naman. Kung ganun eh, kailan magiging tayo? Ngayon na! Colleen, pumapayag na akong makipagrelasyon sa'yo. Ano, Roma? Napatawag ka. Lenny, bakit ganun? Oh, anong nangyari sa inyo ni Colleen? Palagi ko siyang iniisip eh. Hindi na nga ako makatulog dahil sa kanya. Tapos, pag magkasama kami, bumibilis yung tibok ng puso ko. Basta Lenny, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Parang tototohanin ko na yata yung relasyon namin. Talaga? Mukhang nakarma yata ako sa ginawa ko, Lenny. Tinamaan ako ng gusto kay Colleen. Mahal ko na siya. Can this be love I'm feeling right now? I know for certain I'm feeling right now. I don't recall ever feeling this way. Tell me, what does one say to one who makes me feel this way? Happy first month, sari mahal ko. O teka, bakit hindi ka masaya? Smile naman dyan. Roma, masaya ka ba sa relasyon natin? Oo naman. Masayang masaya ako. Love na love kaya kita. Ganun ba? Bakit mo naman natanong, Colleen? Kasi parang hindi ako masaya. Pero bakit? Para kasing may kulang sa relasyon natin. Parang walang future kung palagi tayong ganito. Makikipaghiwalay ka na sa akin? Hindi naman. Gusto ko lang magpalamig muna tayo. Para makapag-isip-isip. Para masolusyonan natin ang kulang sa relasyon natin. Kung yan ang gusto mo, sige Colleen. Pagbibigyan kita. Dalawang linggo na tayong cool off, ah. Roma, may pinakilala palang lalaki sa akin ng tita ko. Amerikano. Chatmate na kami. Talaga? So, kamusta naman? Okay naman siyang kachat. Mabait. Gwapo. Roma, pasensya ka na, ha? Siguro naman, naiintindihan mo ako. Oo naman, naiintindihan kita. So, may pag-asa bang maging kayo? Ewan. Bahala na siguro sa amin ang tadhana. So, bahala na rin sa atin ang tadhana. Oo, Roma. Eto, ayos lang. Uy, interesado ka bang magkaroon ng chatmate na kano? Ah, ha? Oo naman. Bakit hindi? Eto kasing boyfriend kong si Addison, may pinsan.
Craig ang pangalan. Teka, boyfriend mo na yung ka-chatmate mo? Oo, Roma. Sorry. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na makikipaghiwalay ka na? Eh, hindi ko kasi alam kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Roma, sorry talaga. Ano ba bang magagawa ko? So, anong meron dito sa pinsan ng boyfriend mo? Binigay ko kasi yung Facebook address mo kay Craig. Naghahanap kasi siya ng kaibigang Pinay. Baka naman pwede mo siyang i-entertain. Don't worry, mabait si Craig. Mayaman, guwapo. Ano, Roma? Sure, why not? Hello? Hey, what's up? It's me, Craig. Oh, Craig. How are you? I'm cool. What about you? I'm fine. So, why did you call me? It's because I miss you. Really? Yo, Roma. I had something to tell you. I think I'm in love with you. Are you sure, Craig? Do you really love me? Yes, I really love you. Roma, I'm planning to visit your country. I want to meet you in person. Really? That's nice. I'll wait for you, Craig. Ang dami namang padala sa'yo ni Craig. Special ka sa kanya. Sinabi mo pa. Biruin mo ha. Ilang ito yung pinadala niya sa akin. Nagpadala pa siya ng pera. Wow! Swerte mo naman. Eh ikaw, kamusta naman kayo ni Addison? Babalik na siya ng States. Hiwalay na kaming dalawa. Talaga? Pero bakit naman? Eh kasi, adik pala yan si Addison. Akala ko matino. Puti pa yung pinsan niya, walang bisyo. Hiwalay na pala kayo. Masakit ba? Siyempre, masakit. Lalo na't mahal ko na rin si Addison. Don't worry. Makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Ikaw, may nararamdaman ka ba para kay Craig? Oo, Colleen eh. Tingin ko, mahal ko na si Craig. Ganun ba? Roma, congrats. Sana si Craig na nga ang kapalaran mo. Oras ang dating ni Craig ha, Roma? Kanina pang alas 5 lumapag yung eroplano niya eh. I'm sure palabas na yun sa arrival. Uy, Roma! Ayun na yata si Craig! Hey, Roma! Craig! Finally! You're here! Yes, I'm here because I want to hug you. So happy to meet you finally. So how's my girlfriend, huh? I'm fine. I'm with my friend, Colleen. Oh, Colleen. How are you? I'm fine. Nice to meet you. Anyway, Addison told me that you guys broke up. Yes. How sad. By the way, Roma, can you join me tonight? Of course. I'll be happy to be with you tonight. Si Roma. Siguro magkasama na naman sila ng Amerikano yun. Bakit hindi ko mapigil na itong nararamdaman ko? Okay. Mahal ko pa rin si Roma. At ayoko siyang mawala sa akin. No. Hindi ko hahayaan yun. Kahit ano pang mangyari, gagawa ako ng paraan para mapaghiwalay ko sina Roma at Craig. Thank you.
ng ulan sa labas? Paano ko makakauwi niyan? Gabi na. May pasok pa ako bukas. Eh, di matulog ka na lang dito sa bahay. Baka makaistorbo pa ako sa inyo ng boyfriend mo. Naku, hindi. Okay lang kay Craig yun. Ay, Roma. Are you okay with the idea of me sleeping over? Because the weather is really crazy. Of course. Anyway, Craig, Colleen will be spending the night here too. Is it okay with you? Of course. It's okay with me. Besides, it's your house. Who am I to complain? So, what are you waiting for? Let's go to bed. I'm really kind of sleepy, huh? Tara, Colleen. Tulungan mo kami ni Craig. Tumigil na ang ulan. Ang sarap ng tulog ng boyfriend mo. Oo nga eh. Colleen, napansin ko lang, kapag may lakad kami ni Craig, palagi kang sumasama. Ayaw mo ba? Sorry. Hindi. Okay lang naman sa akin yun. Kaso, may iba akong nararamdaman eh. Ano naman yung ibig mong sabihin? Kaya ka sumasama sa mga lakad namin para bantay-sarado ako sa'yo. Hindi ako manhid, Colleen. Alam ko nagsiselos ka. Tama ka. Nagsiselos nga ako kapag kasama mo yung kanong yan, Roma. Dahil mahal kita. Colleen. Kaya nga eto ako. Kinakapalan ng mukha. Parang kawawa. Kasi gusto ko. Ako lang hinahalikan at niyayakap mo. Gusto ko. Ako lang ang mahal mo. Imposible nang mangyari ang gusto mo. Hindi, Roma. Alam kong malaki pa ang chance ang magkabalikan tayong dalawa. Alam kong hindi mo masyadong mahal si Craig. Alam kong ako pa rin ang laman ng puso at isipan mo. Tama na, Colleen. Matutulog na ako. Huwag kang duwag, Roma. Harapin mo ang katotohanan. Alam nating pareho na mas pipiliin mo pa rin ang pagmamahal ko kaysa sa pagmamahal ni Craig. Roma, I wanted to let you know that I'm going back to the U.S. Craig? I'm doing this because I don't want you to be hurt. I know that you're in love with someone else, and I'll give you the freedom to be with the person you love. No, Craig. I love you. I know you love me, but you love Colleen more. What? But I'm not giving up my love for you. I will just give you the freedom to choose. But I still hope that there is still a room for romance between us. Please don't cry, honey. Remember, I will wait for you. Colleen, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Hindi na ako nagulat. Yung panalamig mo, alam ko nang gusto mo nang kumawala sa relasyon natin. Sorry, Colleen. Pero itigil na natin tong kahibangan na to. Anong kahibangan? Hindi pwede tong relasyon natin, Colleen. Gusto ko nang magbago. Gusto ko nang magkaroon ng sariling pamilya. Mahal ko si Craig. Mas minahal ko siya kesa sa'yo. Ganun? Pagkatapos ng lahat, itatapon mo lang ako ng basta-basta? Hindi kita tinatapon, Colleen. Binibigyan kita ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Ito na ang pagkakataon mo para mahanap mo na ang true love mo. Colleen,
Maniwala ka sa akin. Hindi ako ang true love mo. Hindi tayo magiging masaya sa huli kapag nagpatuloy pa tayo. Kaya ngayon pa lang, itigil na natin to. Roma, how have you been? I'm good. Craig? Yes. Do you still love me? Yes. I never lost hope for us, honey. Craig, I have not made up my mind. I'm not sure if I could commit myself to you. Are you still willing to wait for me? I understand, Roma. I'll be waiting for you to love me too. TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Sabi nga sa quote natin for today, ang pinakamasakit na goodbye ay yung hindi pa naririnig ng tenga mo pero nararamdaman na ng puso mo. Totoo talaga yun, Bebe Cono, yung tipong dapat ka nang bumitaw, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Kailangan mo na siyang pakawalan dahil wala nang kapupuntahan ang kakaasa mo sa kanya dahil may iba na siyang mahal. Iyan bang kahit anong gawin mong laban, parang wala na rin kwenta kasi siya nga mismo bumitaw na sa inyong dalawa. Siya mismo nakikita mo nang masaya na siya sa iba. At minsan, kaya dapat na ikaw ay bumitaw na, hindi lang para palayain ang taong yan, kundi para palayain ang puso mo sa sakit. Sa sakit na dulot ng pag-asa sa taong hindi ka na mahal. Well, that's life, bebe ko. Isipin na lang natin na bitawan man tayo ng taong mahal natin, may darating po na better na mas hahawakan tayo pang habang buhay. Better na mas bibigay ng kulay sa ating buhay. Kaya huwag ka na malungkot, hindi naman lahat ng goodbyes ay masama. Minsan, magpapasalamat ka pa na nag-goodbye siya kasi sa pag-alis niya, sa pagbitiw niya, doon pala darating at papasok ang taong inilaan talaga ni Lord para sa'yo. Nakakatuwa, kapwan, ang pag-ibig po hindi lang nakakapagbago. Nakakapagbigay rin ito ng kaliwanagan sa isip at puso ng isang tao. Salamat kasi ang love, nakakapagbigay po direksyon sa ating buhay. Nalalaman natin kung nasan tayo at kung ano ang buhay na gusto nating magkaroon. At talaga namang pag-ibig po, dahil sa pag-ibig, nakikilala natin ang ating tunay na pagkatao. Dapat naman talaga ganun kapo ang mangyayari sa atin kapag tayo po ay nagmamahal. Nakikita mo yung sarili mo kung sino ka at nasaan ka at na-appreciate mo na ang magmahal pala ay isang napakasayang bagay. Kaya kapwa, kung sa iyong kasalukuyang relasyon na itatanong mo, bakit ganon? Ang tagal-tagal na namin pero bakit parang stress at problema na lang ang dala niya?
pwede ka talaga magtaka eh. Kasi kung tunay po ang pag-ibig kapwa, kahit merong mga problema kayo, dapat nararamdaman mo pa rin na hindi masaya ang buhay kung wala siya. Kung mawawala ka sa piling ko. Galing-galing naman ito ni Roma. Siguro hindi pa talaga siya totally tomboy. Corrected ba? Meron pa rin siyang kumbaga mayroon pa siyang one half yung, ng kanyang pagkababae. Yes. Tinatanong niya pa, hindi pa siya sigurado sa identity niya. Kaya yun. Oo, kumbaga, hindi pa dumarating yung talagang tao para sa kanya. Mm-hmm. Kumbaga, eto, baka lang nakukontiya siya, dumating na si Craig sa buhay niya. Diba? So, doon niya napatunayan na, babae po ako. Yes. Hindi whatever. Na pwede sa babae to. Diba? Salamat. Salamat. Diba sa una, daming trials niya, nabigo siya sa una, sa pangalawa, pero sa third time, tingnan mo naman, naging successful. Mm-hmm. So, ibig sabihin, di ba, sa mga tibo, walang imposible na maging babae rin pala kayo, no? Oo lalo naman, kasi yun ang pinagmulan nila talaga. Correct. Huwag kayong magagalit. Correct. Kapag, lalo na kapag puso na ang nagdiksa. At kapag, tama, yung bang pagkakita mo, yung puso, yung mata mo naging puso. Ayan ganun. Tayo, eh. Diba? Yung tipo yung puso mo, parang biglang tumatalon-talon-talon. Sige nga, yung mga nakikinig nga ngayon, my friend na tibo, kurutin nyo nga sa singit yan. Ay, kinurot. Oo, ay, babae ka nga. Ay, ikaw ha, kunyari ka pa, may crush ka din namang lalaki, ganunin mo nga. Hindi, yung iba, uwi, nakakadiri, yeah. Anyway, magbasa na tayo ng mga komento mula sa ating mga kabisyo para po tayo ay makarami ng bunggang-bungga. Sabi dito, sa text line, true love waits, ika nga, di ba, Mama Christine? Nakakaloka, natutuwa ako sa story ngayon, sabi ni Rochelle. Ay, natutuwa rin kami sa comment mo. Kami rin natutuwa kami. Sabi ni Joy sa Viber, bago ka magmahal, dapat ihanda mo ang sarili mo na masaktan kasi walang forever. Ayan tayo eh. Kailan mo matatapos yung walang forever na yan? Wala kaya nga forever. Ayan tayo eh. So may forever. Yan tayo eh. Sabi naman dito, good PM na nag-text. Tama lang tinigil na ni Colleen at Roma yung relasyon. Kasi mali yung parehong biyak joke. Dapat lang talaga babae at lalaki para complete, di ba? Sabi ni Joel ng Puerto. Huwag ka magulo dyan. Hayaan nyo sila, basta totoo ang kanina pagmamahalan, push. Sabi naman dito, Mama Tahay, sa inyong dalawa, maganda. Thank ako, you! Para sa akin, lahat ng babae, pakipot sa una. Ay, grabe, hindi. Hoy, minsan ako, una't huli, hindi ako pakipot. Ayan tayo eh. Kapag sinabing may gusto ako sa iyo, tapos ikaw naman may gusto ka rin sa kanya. Wala na nga, no? Wala na pa itong piktong-pik pa. Kasi isipin nyo na lang, halimbawa pag nagpaasa kayo ng tao, dapat meron sa kanyang magmamahal, kaya hayaan mo na siya. Huwag mo siyang paasahin. Truth labels. Kung hindi mo siya gusto. Maawa ka. Correct. Kung hindi mo siya gusto, sabihin mo agad. Huwag ka na magpaasa. Ganun lang yun. Kasi diba, para bigyan mo siya ng chance na maka-move on sa'yo at makahanap ng ipapalit sa'yo. Huwag kang feeling yes. Ang dami nagkakagusto sa akin. Hayaan lang sila. Enjoy lang. Kanya-kanya manan. Ganun. Huwag ganun. Sabi dito ni Fave Marshall Lusterio Guerrero. Magandang tanghali, Miss Kay and Miss Tania. Sa storya ngayon, ang masasabi ko lang, ang hirap ng relasyong lesbian. Kasi minsan, mga seloso sila, tapos minsan mga praning pa. Pero hindi ko naman nilalahat na ng lesbian. At pabati sa aking sarili dito sa aming bahay, dito sa Bagong Silang, Caloocan City. Sabi niya dito, avid fan niyo po ako since last year pa po. Thank you po. Sabi ni Sarizawa Watanabe. Watanabe. Ayan kasi, nagmamadali na maging kayo, pero hindi naman hinihintay na makakilala siya ng lubusan. Yan tuloy nasaktan ka. Pero may isang lalaki nagkagusto sa'yo at tapat magmahal sa'yo. Huwag mo na din bitawan yun kasi pag binitawan mo, magsisisi ka sa huli. Pabati na lang po dito, nasa Japan at saka sa kaibigan ko na nasa Japan din, Dan Riel. Hello sa mga taga-Japan. Ni hao ma. Ano ba yun? Koreano? Hindi ko. Asya malay kum. Konnichiwa. Lalong mali. Ang labo mo, day. Ang butni mo, dong. Okay lang. Eto naman sabi dito ni Zao Ramos. Ang masakit sa goodbye, nung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, yung ano iiwan ka na lang sa ere ng basta-basta. Kay Kajat Pinong. May tumatawag. Ulitin ko. Sabi ni Zao Ramos, ang masakit sa goodbye, yung hindi ka na
hindi na siya nagpaparamdam sa'yo yung iiwan ka na lang sa ere ng basta-basta. Ang sakit! Tama. Ganda talaga ng drama niyo. Love you, Tanya. Jeric po ako ng Katbalogan Summer. Pakinggan natin ang VM ni Jason Carranza. Jason! Jason! Ang pinakamasakit nga namang goodbye ay yung nararamdaman mo na pero hindi mo pa naririnig. Ay. Parang ulam lang namin. Ubus na pero hindi ko pa natitikman. Har har. Ayan tayo eh. Hello po, baby guys. Ako ng Pagkita. Salamat din po ng mga office na Pito Converges. Hello, magandang hapon. Tsaka good night sa inyong lahat. Baby K, pahalo ko naman ako, be. Landi niyong dalawa. Huwag ka na. Good PM, DJ. Ang ganda ng kwento nyo. Touch ako kasi hanggang ngayon, mahal ko pa rin yung ex-boyfriend ko. Hanggang ngayon, hindi po kami naka-break. Ngayon may asawa na. Hindi pa rin anak break. Ako, cute girl. Ay? Huh? Wow! Malungkot pa siya niya. Nagkaanak na. Nalabuan ako sa emo. Yung totoo. Nalabuan talaga. Ano ba? Hindi pa naka-move on? Basta. Kung sino ka mang nag-text ka, hello sa'yo. Pakinggan natin si Ian Christopher Lumbang. Hello, Mama Christine. Hello. Ang hirap kaya yung mahal mo. Hamunin ka muna ng kulob. Tapos bandang huli, malalaman mo lang na meron na pala siyang mahal na iba. Ang sakit kaya nun. Sobra kaya. May hugot. Binabati ko nga pala dyan yung mga taga West Tower, Asia Pro. Sila JR, Obet, Alex, Ian. Salamat po. Love you po. Mama. Talaga nakikinig siya ng drama. Oo, may hugot. At saka may hugot talaga siya. Parang meron siya pinagdaanan talaga. Binigyan niya ng test. Niya. Oo, ng testimonial. Kumbaga. Mamabatiin ko lang ha, si SP01 Froylan. Nakikinig daw si Miss Malu. Salamat po. At Mirachelle. At happy birthday kay SP01 Froylan. Happy birthday. Ba't dati nagpa-cake, nagpa-lichon ka dito, ngayon wala? Oo, dito nagpa-birthday yan si SP01 Froylan. Hindi ko naranasan. Wala ka pa atan. Grabe naman kayo. Wala ka pa nun. Hi Miss Kay and Miss Tanya. Yan kasi. Tapos kasi umayaw, pinamigay mo pa. Tapos ngayon, babalik ka na may mahal na siyang iba. Nek-nek mo. kay Greg ka na. May nag-tweet nga dito mamatanya eh. Sabi dito sa Twitter, si Colleen, siya nagreto nung kano kay Roma, tapos mahal pa pala niya si Roma. Eh di, wow! Sabi niya, kaya nakatawa kasi Greg, eh di ba Craig? Ay! Hi pala sa Blue Eagle Garment. Sana dumating na yung sinulid para mabanata na yung J.O. na yan. Salamat sa inyo. I love you, mamatanya. Ay, J.O. Ewan ko. Tumawa lang, bakit? Masamang tumawa? Oo. Masamang tumawa sa hindi ko mag-gets. Ayan tayo eh. Katatawa, hindi ako makarelate. Tawa ka na lang. Yan tayo eh. Eto na mapakinggan natin si Ana Lazang Pasok. Hi, Miss Tanya and Miss Kay. Ang ganda naman ng story ngayon. Mabuti nga natauhan si Roma. Kaya okay na ngayon yung buhay ni Roma. Oh, di ba? Okay na. Sabi nga dito, ang ganda po ng drama nyo, may aral sa mga tomboy. Cha from Samar. Welcome po. Pakinggan natin ang VM dito ni Jerenz. Ay, hindi pala. Jerenz and me. Ay, hindi. Jerenz and me ka dyan. Si Raymond Caraga. Raymond? Raymond. Caraga Malyare. Raymond. Ano yun? Hi po, Mama Tanya. Magandang tanghali po sa lahat. Ang masasabi ko lang po dun sa quote nyo ay mahirap talaga yung goodbye na kayang linggin ng tinga mo. Mm-hmm. Pero di kayang tanggapin ng puso mo. Oh. Masahid talaga yun. Pero anyways, okay na yun kita na mas habang buhay kang igapos ng pagmamahal na wala namang katotohanan. Grabe, ang salamat po. Salamat. Pagkat dati na lang ang pinakamamahal kong tao sa mula. Sa balat ng lupa, si Miss Daisy Caspi. Pagsabi na rin po na mahal ko siya. Grabe. Forever. Salamat forever. Po and more power sa inyong radio station. Thank you. Kala ko nakikinig ako sa Daisy RH. RH. Rapido, hataw, balita! RH! Gayon, guys!
pwede na, pwede na. Pwede na akong reliever doon. Palalaki yung ano. Palalaki yung doon. Or rich. Aliw na aliw. Ma'am Tanya, taga Tacloban ako lagi ko yung pinapakinggan. Hello! Sana, makita po kayo ni Mama Christine ang personal. Salamat po, June Arevalo po. Pakinggan natin si Brian Matildo. At bago pala yan, binabati natin yung mga pumasa sa sa Let War! Exam for teachers. Uh-huh. Yeah. Kay Joy Valdez, Donna Pasilao, early Christmas gift galing kay God from Angel. Congrats! Magpale. Eto si Tot. Sino may sinabi ko kanina? Malay ko sa'yo. Brian Matildo, di ka nakikinig. Eh, busy ako nababasa. Hello, Miss Tanya. Kung ako kay Roma, oh. Tingnan na lang siya ng ano, movie ng ano? Na 50 Shades of Grey para oh? Malalaman niya ano? Kung ano. 50 Shades of Grey, matingin manood na lang. Sarap ng magmahal na lalaki. Ay! Oh? Salamat po. My God! May tenoro pa sila ako. Manood daw ng 50 Shades of Grey. Ay, may meron na po bang pirated version? Wala sa internet lang, download mo. Mahirap talaga magpaalam sa taong naging parte na ng buhay mo, pero mas mahirap magpaalam sa nanay mong galit na galit sa'yo. Para lagi rin sinasabi ng tambalan ha, ako nga po pala si Angel Santiago, ang yayadab ng First North Luzon Transit ng Hagonay, Bulacan. Pakinggan naman natin si Beck Palaw sa Ngilan. Beck! Ay, ganda po ang kwento ngayon. Hindi na lang yaman ng maayos, para huwag siyang papatrol doon sa mga babae. Ganyan. Kahit ano mangyari, para sa kanila. Thank you. Tinuloy-tuloy mo talaga yung BN niya. Sa aliw mo, gusto matawa. Parang may tubig sa kalangala, tapos may namumog. Hindi, may problema sana niya. Saan na, sa lalamunan hindi, niya? Hindi, hindi sa lalamunan niya. Sa signal yan. Oo, sa signal. Nag-i-static kasi. para to din. Sabi dito ni SPO1 Proylan, yung cake at lechon birthday mo yon, regalo ko sa'yo. Ay, oo nga. Ay, naku, nakakalimutan mo ni Christine. Huwag ka magalala. Hindi. Uy, malapit yung birthday ko. Sabi niya dito, pag natuloy ako sa Viking, sama kayo ni Miss Tanya, treat ko kayo. Oh, ay, kasyan. Oh, boss, kailangan may sundo po, tsaka. Wow. Anyway, maraming salamat thank po you. Sa mga nagbigay ng kanilang reaction. Huwag kayo mag-alala kung hindi nabasa. Eh, syempre. I-delete namin. Joke lang. Si Tanya Chinita, aariba pa yan sa Yes FM Manila hanggang 3 p.m. At nasa Rojas City po ako sa December 6, Uy! Sunday, para sa Battle of the Sun. Ay, sa Sunday system. Pa pala yun, no? Sa Sunday yan. Okay, akala ko lang Sunday. Sa Sunday pa, wala sa Sunday. Pa. May post na ba ako? Sa Sunday pa lang, December 6. May na-post? Oo, may na-post. Ayan, Sunday, mark your calendar, December 6 sa may Rojas. Mga nagsibida, Roma, Rica Hera po ng Yes FM Manila. Maddy Maria Morena, Yes FM Manila. Lenny, Shai Tisai, Love Radio Manila. Craig, Jacob Bandido, Love Radio Manila. Bilang Colleen, Missy Hista po ng Yes FM Manila mula po sa panulat ni Krishna Seng. Sound Engineer, Jason Sagot. Musical Scorner, Danny Frias. Directed by Missy Hista. Tomorrow, bukas, ugma, magkarinig muli tayo ugma. Sa panibagong kwento ng pag-ibig, pagkabigaw at pagbangon dito one, sa TLC The Drama Special is your active involved ka dito. Gutom ka, no? Pinipilit ko, mag-ano kasi nainggit ako ay, sa'yo. Ay, nako, ambot ni mo, Day. Huwag mo nang ay, magsigil at mataka ka. Ano daw? Ambot. Ambot ni mo to. Nagpataka lang lagi ka, oy. Oo, siyempre ko. Luzon. Visayas. Mindanao. Worldwide. Nako, Pilipinas. Pagod na ako! Hoy, Team Cristanelo! Nakapiling na nga po, Mari, ba mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may kay Christine Terra. Mula naman po sa Yes FM Manila ang DJ po na may singa po yun. Tanya Chinita. Na magbibigay sa desisyon. So pang drama. So pang yamutan. Pagkaalaw na na. Drama na! TLC, The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.